So yun mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So gagawin natin ngayon LG uli. Yan, marami kasing LG dito sa aming lugar. Halos ganito yung mga surplus TV, puro mga LG. Tapos sumunod yung Samsung, Sharp, TCL, tapos yung China. So ang trouble nito mga bro, meron siyang standby pero ayaw mag power. Pero mapapansin natin, yung system niya gumana kasi pumutla yung standby. Tingnan nyo. Ayan, meron siyang standby. Tapos pag pinindot ko yung pinindot ako sa button, yun, lumabo, di ba? Oh, tapos bumalik sa pa. Kasi hindi siya nag-oscillate. Wala talaga oscillation. Tanging yung system yung ano, gumana sa kanya. Yan ang trouble niya mga bro. Nag-oscillate yung system pero wala. Wala talaga kahit kislap. Kung hold down siya, mapapansin niya meron siyang kislap na konti dito. Gaya sa mga unang pinakita kong video. So, buksan na natin mga bro. Pero bago natin buksan, siyempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. So, lampas 10,000 na pala tayo. Hindi ko napansin. At saka shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Hindi ko na sasabihin yung pangalan nila, pero eto sila. So, buksan na natin tong TV mga bro. So, eto na yung board niya mga bro. Yung hindi ko sa inyo nakatanggal na. Pati yung speaker. So, ibig sabihin baka binuksan na ito nung may-ari. Pati yung ano pala, wala oh. Yung horizontal output niya. So, binuksan na nga ito nung may-ari mga bro. O kaya yung baka pinatingin na niya. Pero yung board niya maganda. Malinis oh. Diba? Hindi naman siya bugbog. Linis ng board niya. So nakita natin kanina mga bro yung meron siyang standby pero walang oscillation, walang power. Check natin kung may B+. So gamit tayo ng digital. Kasi naga-against the light kasi yung ano eh. Yung analog. So itong ganitong digital mga bro, madali lang 'tong gamitin. Ayan o. Mura pa siya. Bali, matagal na rin sa akin 'to, nabili ko siya ng ano, 900. Ayan, bali magkuha tayo sa DC. Range tayo sa DC tapos check natin kung meron siyang B+. So ayan mga bro. Naka-range tayo sa DC sa ating digital tester. So check muna natin yung B+ kung meron. Pinakita ko naman ako saan magsi-check ng B+, di ba? Pwedeng sa mismong pin, pin ng flyback, naka-indicate yung B+. Pwede rin sa capacitor. Ayan, sa capacitor tayo mag-check. Tapos, i-power natin. Ayan, naka-standby siya. Yun, nag-relay, pero 0 volts pa rin siya. So, siguro magtataka kayo. Meron naman siyang standby, pero walang B+. Di ba dapat meron siya kahit konti. Yung ibang voltage, 12 volts. Yan, wala. Zero din. So, bakit nangyari yung ganun mga bro? Meron siyang standby. Walang secondary. Yung B+, tsaka yung 12 volts. Yung ganitong design kasi, katulad nung binanggit ko sa isa kong vlog, yung 5 volts niya, eh, separated na. Separate yung 5 volts niya. And kung mapapansin niyo itong transformer na to. Yan yung para sa 5 volts. Tapos meron siyang relay, dalawa. Itong isang relay na to para sa degausser, yung isa naman para sa main power supply. So, check natin kung merong voltage na pumapasok sa first filter niya. So, ayan mga bro, yung mismong
First filter, i-check natin kung may voltage. Ayan, bali 0 volts pa rin siya. Ipindutin ko yung channel. Wala, di ba? 0 volts siya. So, ibig sabihin mga bro, yung relay, malamang baka nandun yung sira. Check natin yung relay kung gumagana ba yung switching niya mula sa system. Bali yung relay niyan, kung kabisado yung backlight driver ng mga LED TV, parang ganun sila. Yung supply na isa, direkta sa 12 volts, tapos yung isa naman, hintayin niya lang yung command ng system. Tapos magiging parang isang pin mako-convert siya into negative o into ground. Edi magiging ano na siya, complete voltage na siya, 12 volts at saka ground. So pwede nang mag-power yung relay kung ganun. Kaya minsan 5 volts lang pala. So check natin yung relay. Bunutin ko muna pala. Tapos point natin yung relay dito. Check natin kung may voltage. Ayan, meron siya 11.5. Bali yung kabila niyan, meron din 11.5. Diba? Yung sa ano niya, sa may coil niya, kasi dalawa yan. Coil yan at saka yung sa yung switch. Sa coil niya meron 11.5. Sa kabila meron. Pag pinower on natin, o pinindot natin yung channel, dapat yung isa, magiging 0 volts siya. Pag nag 0 volts siya, mag-on yung relay. Tapos magpapower na. Check natin. Yun, di ba? Nag 0 siya. 0.0. Ibig sabihin, normal talaga yung system natin. Meron siyang signal na pumapasok papunta sa circuit ng relay. So, malamang ang sira yung switch ng relay. Okay yung coil niya, yung switch niya. So, i-rinse natin naman sa AC. Ayan, AC na yan. Diba? Isang pindot lang. Check natin yung supply. Dito, tsaka dito. Ayan, 228 volts. Diba? Ito siya. Tutukan natin para makita niya. Ito kasi relay eh. Diba? Para sa power supply yan. Dapat pag dito magkakaroon din siya ng AC pag power on natin. So subukan natin i-power on. And 1.2 lang siya. Power on ko. So bunutin muna, naka ano siya. Naka-protect. So ayan. Yan, meron siya 229 volts sa switch ng relay. So check natin kung makakatawid yung supply. So ayun mga bro, hindi tumawid yung supply. Diba na natili siyang ayun, 1.3. Dapat magiging 229 din siya. So maliwanag na yung sira natin yung ano lang, yung relay lang. So kapag ganyan, pwedeng linisan nyo yung relay kung wala kayong pamalit. Actually, kahit i-jumper nyo yung relay, pwedeng-pwede. Kasi yung mga nabibili sa surplus, pagka sira yung relay, naka-jumper na. Bali, ang magiging problema lang naman nun aandar yung power supply natin kahit na naka-standby. Hindi katulad pagka original pa siya. Tanging yung 5 volts na chopper, transformer, yung gagana. So, bali, try muna natin i-jumper mga bro. Tapos check natin kung magkakaroon ng B+. Bali, malinis yung board nito talaga. Oh. Iwan ko bakit tinanggal nila yung horizontal. Diba? Ang ganda ng board niya. So, i-jumper ko muna mga bro. Pwede nyong linisan yung relay, yung switch niya, yung kumukontak.
kasi ano na yun, lose contact lang siya kaya ganyan. So yan, may jumper ko na, check naman natin kung check muna pala natin kung may ano shorted. So pwede natin i-check sa ano, buzzer check tayo. Total hindi naman siya umandar kanina, pwede na natin i-ano. Sigurado tayo wala naman pondo. And wala naman siyang shorted. 'Di ba? Oh. May nag-buzzer siya pero nawala. So wala siyang shorted mga bro. So check natin yung B+. Pwede na nating paandarin. Balik natin sa DC. Yan, DC. Oops, tabi ko dyan. Yan. So check natin yung B+. Yan, dito tayo sa capacitor mag-check. Yan, oh, meron na kaagad doon. Pindutin natin. Di ba meron siya? 116. Yan, bumaba ng 115 volts. So, dito sa collector, meron din. So, lagyan natin ng horizontal output naman. So, wala siyang heatsink. Hanap na lang ako ng pwedeng ilagay. So, ayan mga bro. Napalitan ko na yung ayun, oh, yung kanyang horizontal nalagyan ko na. Ano to, nung binuksan ko wala siyang horizontal output. So, yung nilagay ko, yung ordinary lang, yung common sa mga CRT TV. Yung 1555. Yan, common yan. Madalas na gamitin. Pero kung gusto nyo matibay, yung 2499. Bali, yung ginawa ko muna, hindi ko muna ni-repair yung kanyang relay. Bali, ginyamper ko lang muna. Yan, naka-jumper, tapos yung horizontal output, pinalit, nilagyan ko na siya. Meron na rin heatsink to. So, try na natin mga bro kung mag-oscillate na ba. O kung magpa-power on na. So yan, naka DC rings tayo. Check natin yung B+ pag oscillate. Bali, sasaksak ko na mga bro. Yan, meron siyang B+. 115 volts. Normal yan. So i-power on natin. No. Bali, fluctuated siya mga bro. Ulitin ko. Yan, meron siyang pumipitik dahil sa ano, malamang meron siyang shorted sa horizontal o kaya pwedeng flyback, pwede ring yoke. So alamin natin kung saan yung shorted niya mga bro. Bali, kung yung horizontal output niya eh, hindi shorted kasi pag nag hold down siya normal yung B+ niya. Kung shorted dyan, dapat magiging 0 siya o mababa. Magiging 2 volts, 5 volts, ganun na lang. O kaya 0 na lang. Pero yan, kumpleto siya, 115 volts. Ibig sabihin, normal yung ating horizontal. Pero, sobrang init niya pala. Oh. Malamang yung dating horizontal output nito, nag-shorted din, kaya pala tinanggal. So, pag uminit na ganyan yung horizontal output nyo, tapos, sobrang init niya, hindi normal. Pero nag-hold down siya, walang oscillate, tapos fluctuated. Nasa dalawa lang yan. Kung hindi yung flyback, yung mismong yoke. Kasi kung minsan nasi-shorted dito yung capacitor na ano yung connected din sa snubber capacitor. Yan, sa isa kong vlog, pinakita ko na to eh. Yung capacitor na Mylar. Ayan, nakikita nyo na din. Pero kung shorted 'yon, olik 'yon, hindi iinit yung ating horizontal output. So ito uminit, ibig sabihin yung sira natin, flyback o kaya yoke. Bali yung flyback na inilagay nila dito, ano na lang to bro, yung mga bro, yung
replacement na lang siya. Yan, may mga gawang, hindi ko alam, baka gawang China ito. Ayan. Naku, meron pala siyang nakaumbok na dito. Ibig sabihin mga bro, sunog na yung loob nito. Kaya, imbis na mag-oscillate eh, nag-fluctuate yung ating B+. So, malinaw. Yung sira natin eh, yung ating flyback. Ayan, yung heatsink na nilagay ko, hindi siya nakatornilyo. Mas maganda, nakahinang din. Kasi pag gumagalaw na ganyan, tas ibinyahin ng malayo, mapuputol yung paa ng horizontal output. So mamaya, pag natapos, lalagyan ko na lang siya ng epoxy, ang kabilaan. So palitan muna natin yung ating flyback. Ayan, no? Ito yung flyback, yung malinis pa siya. Mga ano lang yan, mga China. So mas maganda pa rin yung second hand na galing sa LG. Kung alam niyo yung LG na o yung Gold Star na hiwalay yung kanyang power supply, mas matibay yung flyback noon. So hanap akong flyback tapos papalitan ko muna ito mga bro. So ayan mga bro, nakakuha na ako ng pamalit, second hand din. Tulad ng madalas kong sinasabi, bago. Bagong bunot. Diba? Ito yung kanina. Yung number nito, 154277F. Pero kita nyo malinis oh. Gawang China ito. Mas matibay pa nga dito yung Broadway. Yung Broadway na ganito rin. So ito yung lalagay natin ngayon. Yung number niya eh burado na. So itong ganito kapag gumagalaw, lagyan nyo ng sumpal. Kasi minsan nakaka-apekto yan sa ano, yung display natin. So ayan mga bro, bali ilalagay ko na ito. Kinuha ko nga pala ito dun oh. Ayun na yung board na yun. Kita nyo. Binigay yan sa akin nung ano, nung nangangalakal. So ilalagay ko na mga bro. Hindi ako sure kung gumagana pa to. Itong flyback na to. Pwede ilalagay ko muna pala ng sumpal tapos ilalagay ko na para hindi gumagalaw. So ayan mga bro, napalitan na natin yung flyback. Bali yung nilagay kong sumpal ano siya, yung balot ng mga wire. Ayan o. Tapos pinatakan ko ng CA para hindi siya umuuga. So yan mga bro, napalitan ko na. So testing na natin. Dali, abangan din natin yung B+ niya kagaya kanina. Huwag natin kalimutan yung body ground. Hindi ako sigurado kung umaandar pa tong flyback na ito. Binigay lang kasi yan eh, buong board. So basag yung kaha. Kaya binigay na lang sa akin yung board. Yung ibang LG mga bro, bagamat same pin out sila, minsan yung ground, dun sila nagkakatalo. So pagka kukuha kayo ng flyback sa ibang LG, check nyo yung ground, baka nakahinang yung isa. So pag inilagay nyo sa ginagawa nyo, kailangan hinangin nyo rin yung isang ground. So, try na natin. Ayan, may B+. Try ko yung power on. So, yun, naging 115 yung B+ niya. Tapos, yun, may heater siya. Wala yatang display. So normal naman yung init ng kanyang parang nag hold down uli ah. Nag hold down nga. Nag hold down siya mga bro.
Ayan mga bro, nag-hold down siya. So ang gagawin natin, dahil pwede naman siyang i-power on ulit. Ulit-ulitin nyo lang i-power on hanggang makita nyo kung ano yung trouble niya. Ayun, lumabas yung trouble niya. May isa pa pala siyang sira. Ang tinan nyo. Kanina walang display eh. Tapos inulit-ulit ko siyang i-power. Ayan, hanggang uminit. Diba? So ibig sabihin, sira pa yung vertical. Parang napansin ko, ano, hindi talaga vertical IC yung sira. Parang loose connection ito. May crack yung pin sa terminal ng vertical. So try ko lang hinangin muna to. So ayan o, nakaangat na talaga siya. So hinangin ko na yung apat. Pati yung sa horizontal. Kaya wag na yung sa horizontal. Makapal pa naman. So try natin ulit. Yan, may out naman yung kwan, vertical. Yan, hindi na siya nag-hold down. Yan mga bro, normal na yung display niya. So akala ko may sira. Loose connection lang pala, 'di ba? Yan yung display niya. Maganda pa yung picture niya. So tulad ng dati, tagilid ko lang ng konti, lagyan natin ng antenna. Para iwas tayo sa copyright. So, muntik na matumba yung camera ko. Tapos, lipat natin sa channel 7. Ayan. Ayan mga bro, may display na siya, di ba? Ayan, ayusin mo lang antenna. Ayan, okay pa naman yung display niya mga bro. Bali yung degausser nito eh, ibabalik ko lang siguro tapos medyo may ano siya, parang rainbow sa ilalim. Yun lang mga bro, bali degausser na lang yan. Hindi kasi siya nakalagay eh. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.